ano ba ang best na camera para sa paggagawa ng video or pagba-vlog. Malamang sa malamang ang sasabihin ko sa iyo diyan or nasabi ko na sa iyo eh kung ano yung meron ka. Halimbawa, cellphone mo, 'yan yung best camera. Totoo naman 'yun kasi wala kang iba eh. So, kung ano yung meron ka, 'yan yung pinaka the best na camera. Pero paano kung gusto mo nang umangat next level yung quality ng mga videos mo, no? Napagod ka nang kakagamit ng cellphone tapos nakaipon ka na ng konting pera, gusto mo nang bumili ng bagong camera, yung mas, you know, mas professional yung itsura. Hey guys, kamusta kayo lahat? Welcome dito sa channel. Sana nasa mabuti kayo. In today's video, malalaman nyo kung ano yung best na camera sa paggagawa ng video or vlogging camera. Ang video na to ay para sa mga nag-uumpisa, katulad ko. Kung halimbawa, gusto mong umangat yung level ng quality ng mga videos mo, itong video na to ay para sa'yo. So ano ba ang bibilhin ko? Halimbawa, ganun ang pumasok sa isip mo. Natanong. So, ang isasuggest ko sa iyo, syempre, Canon. Pero syempre, depende yan sa kung ano yung ang hilig mo, kung anong trip mong bilhin. At saka depende yan sa budget mo, di ba? So, it's up to you. But, for this channel, for this particular video, ang isasuggest ko sa iyo ay Canon. Lahat ng camera ngayon na lumalabas ay malulupet. Depende na lang sa preference na gusto mo. Canon 70D, yan ang ginagamit ko. Since 2016, ayan na yung gamit ko. 2021 na ngayon, so okay pa naman siya. May mga issue lang sa mga overheating, ganyan, sa pag matagal siyang naka-on, nag-overheat siya. Ganun talaga, may mga downside yan. Eh, no? Kung gusto mo ng mas higher level nitong Canon 70D, merong 80D at saka 90D. Tapos, may sasuggest ko rin sa'yo yung mga mirrorless camera, no? Kung medyo malaki yung budget mo. Meron dyan Canon M50. Meron dyan yung mga R series ng Canon. Yung EOS R, EOS RP, EOS R5, R6, no? Yung mga camera na binanggit ko sa'yo, meron yang flip-out screen. Bakit importante ang flip-out screen? Importante ang flip-out screen para makita mo yung sarili mo. Like this one, no? Nakatingin ako sa flip-out screen, kita ko yung sarili ko, nakafocus ako, yan. At saka kung tama ba yung position ko, di ba? Kung nasa frame ba ako, yung taas, yung baba, yung, di ba? So, yan ang silbi ng flip-out screen. Pero syempre, pag nagkakausap ko kayo, hindi ako titingin dito kasi ang pangit pag dito ako nakatingin. Bawa, nagbablog ako ng ganyan, dito ako nakatingin sa flip-out screen kasi curious ako sa sarili ko kung ano ba itsura ko, di ba? Pangit. So, titingin ako sa lens. Huwag ka maiilang dyan pag nag-vlog ka, pero masasanay ka din. Ang silbi niyan para malaman mo lang yung tama yung focus mo, o naka-focus ka pa ba, or meron dyan kasing makikita mo yung signal ng mic mo, kung naka-on ba yung mic mo, malaking bagay yon. So, yan. So, ang isa talaga, ang dapat mong tandaan kapag bibili ka ng camera, eh yung mayroong flip-out screen, hanggat maaari meron. Kung medyo tight yung budget mo pa, pwede kang bumili ng mga point and shoot camera. Medyo mas mura yon. Meron din yung flip-out screen. Yung G7X ng Canon, meron yung G7X Mark 1, Mark 2, Mark 3. Ang flip-out screen niya ay sa taas. Pero okay na naman, wala naman problema yon. Mag-a-adjust ka lang na onte sa paglalagay ng mic. No, kung saan mo ilalagay yung mic. No? Kailangan mo lang ng mga mount, ganun-ganun. No? So, hindi lang basta best camera eh. Kapag gusto mong umangat yung level ng quality ng video mo, hindi lang basta yung camera ang bibili mo. Halimbawa, meron kang nakabili ka nga ng camera, maganda. Halimbawa, nakabili ka ng EOS R5 ng Canon, di ba? May flip-out screen yan, mirrorless na camera yan, tapos latest na camera yan, ang ganda ng lens mo, pang-vlog talaga, ayos na ayos talaga. Pero yung quality ng audio mo naman, eh, hindi maganda, di ba? So, wala rin silbi na maganda yung camera mo. Tapos, yung quality ng audio na makukuha mo na nagaling dun kasi sa camera lang, out straight from the camera, hindi ganun kaganda. So, kailangan mo ng external microphone, no? Para umangat eh. Umangat nga, di ba? Next level ka eh. I highly suggest na bumili ka ng external microphone para sa audio. So, kasi kung gusto mo talagang eto na yung maging career mo, di ba? Yung pagbablog at paggagawa. Halimbawa, hindi lang basta pagbablog, no? Halimbawa, cooking. Kailangan mo nang marinig yung mga sound, no?
So, hindi naman kailangan na mamahalin yung bilhin mo na external microphone, no? Kagaya nitong Boya. Yan, Boya external microphone. Ginagamit ko siya lately. Yan, no? Yan. Ito, mas easy gamitin. Hindi ko na kailangan ng battery. Mura pa to. Pagka on ko ng camera ng cellphone, ng DSLR, tapos pag play ko ng record, okay na. So, naka-on na to. Ibig sabihin, naka-record na yung audio. Importante rin, guys, na meron tayong extra battery. No? Lalo na kapag lalabas tayo ng buong araw, importante yan na meron tayong daladalang battery. Diba? Walang silbi yung camera natin kung low bat. So, yun lang, guys. That's it for this video. Sana natulungan kita na maapag-decide kung anong camera ang bibilhin mo. Like, comment kayo, subscribe kayo kung hindi pa. And I will see you sa sunod na video. Bye-bye. Hindi kita abot. In today's video... In today's video... Wala na, umiyak ang anak ko. So, itutuloy na lang natin to. Next time siguro... Everybody happy, ang ganda ng setup ko. Ang tagal ko nag-setup, pero hindi natuloy. Ito yung mahirap. Kapag wala kang sariling studio, no? But, I need to work. So, next time, mag-a-adjust ako sa time, masaagahan ko. Dapat, alam ko na, pagkatapos ang setup, alam ko na kung ano yung sasabihin ko, kabisado ko na.